Hello sa lahat, kumusta po kayo? Sana nakamove on na kayo sa issue ngayon about shooting incident na nag-viral ngayon sa social media. And condolence pala doon sa mga pamilya na naiwan nung nabiktima ng police, na mas matapang pa siguro yung bakla nito. O sa totoo lang kasi, kung titingnan mo, ikumparan lang natin yung pulis doon sa lalaki na yung niyakap ng matanda, yung nanay niya. Kitang-kita doon na malaki talaga yung katawan ng pulis. So, bakit niya binaril pa? Bakit hindi niya, kung inis na inis siya, bakit hindi niya bugbugin? Baka siguro hindi marunong manuntok. Baka siguro ganon. O kung hindi siya marunong manuntok, di makipagsubunutan lang siya doon. O kaya, kung ganon, kasi kung titingnan nyo ha, wala talaga siyang disiplina. Kasi dinala niya yung anak niya para tingnan kung anong gagawin niya. Tapos, pa-video-video pa. Doon sa mga bumabatikos doon sa bata, tigilan na po natin kasi titingnan natin, mali talaga yung bata. Pero bata pa yun eh, pwede pa yung mabago yung isip niya. Mali lang yung pagpapalaki sa kanya. Ito namang police, nakikita ko doon sa mga pictures niya is dakilang ama. Dakilang ama po siya, pero nasubraan siguro sa pagmamahal sa kanyang anak. So, hindi niya na palaki ng maayos. Hindi niya naturoan ng magandang asal. So, ayan, isa yung bata sa nakapag-trigger sa nangyari na sitwasyon na yun. Di ko na lang ipapakita yung video dahil napakasilan po at saka umabot na ito kay Idol Rafi Tulfo. For sure matutulungan yung mga nabiktima dito and then yung mga gusto nyong malaman kung anong punot dulo ng mga pangyayari sa shooting incident na yun. Andun kay Rafi Tulfo yun. May part 2 na sila. And then, hindi ko pa napanood yung part 2. Napanood ko yung part 1. So, bago kayo mag-jump up doon kay Rafi Tulfo, tapusin nyo muna tong video na to kasi ginawa ko to para sa inyo at sa lahat-lahat. Una, titingnan muna natin tong post ng isang police na to. Actually guys, repost po ito at hindi tayo sure kung galing ba talaga sa imahe na yan, yung mga words dyan. So, inahanap ko ang profile niya, pero di ko makita. At saka busy din ako, so kakarating ko lang galing trabaho. So, ginawa ko na kaagad tong video na to. Pero may nakita pa ako, ito. Yan po ay tinanggal na sa servisyo, in fact, na ibalita na yan sa TV5. Sa nagtanggal nito sa trabaho bilang police, I salute you, sir. You made the right decision, sir. Thank you so much. Kasi, kung hindi mo yung ginawa, sir, itong pulis na to, marahil gagawin din niya. Doon sa mga pulis na kumampi sa Namaril, sa kapwa nila pulis, kagaya nito ni Ariel Ruigo Buraga, huwag niyo sana kalimutan ang sinumpaan niyo na to serve and protect. No? So, napakasimple naman siguro kahit na grade 1, naiintindihan naman to serve and protect. Kasi baka katulad nga sa prayer, Our Father, yung prayer na Our Father, memorize na natin yun, pero yung mga nagkasala ba sa atin, di napapatawad nyo na ba? Kasi nandun yung words na forgive us as we forgive those who trespass sins against us. Pero ang nangyayari, wala, ang sasama pa rin ang ugali. Parang ganito din yung nangyari. Bago ka maging pulis, mananumpa ka muna. Yung sinumpaan mo doon is to serve and protect. At hindi po to be arrogant and people should respect kung anong profession mayroon ka. Hindi ka po nag-pulis para re-respetuhin ka ng tao. Kundi kayo po ang magseservisyo sa mga tao. At magpuprotekta. At kayo po ang nagpapatupad ng peace order. Hindi po kayo ang nagsisimula ng gulo. Dapat kayo ang nangunguna sa peace and order. Tandaan nyo to.
pira ng sambayan ng Pilipino ang pinangsahod sa inyo. At sa mga hindi nakakapansin sa mga OFW, kung napapansin nyo, ang iba sa kanila, ginagawa lahat ng paraan para mahatak nila lahat ng pamilya nila dito sa Pilipinas at para doon na manirahan sa ibang bansa. Isa sa dahilan dyan, security. Ang dami na kasing nangyari. Merong issue na planted ng mga illegal drugs. Ang dami na nangyari. Tapos, ngayon lang ito, medyo marami yung nabawasan. Yung time na ni President Rodrigo Duterte. At huwag nyo sanang abusuhin yung kapangyarihan na dinagdag at yung binigay ni President Duterte sa inyo. Kasi lahat ng madadaan ng WhatsApp ko yun. So magsasabi talaga, good evening sir. So yung iba doon, medyo marami-rami naman yung nagre-response na good evening din sir. Okay, may gabi sir. May gabi. So ang iba, hindi ko alam kung bakit, anong baka wala sa mood. So hindi maiwasan yun ng mga yung bumabate sa inyo na sasabihin napaka-arrogante naman ang pulis na yun. O kahit na hindi nyo sabihin na good evening din or magandang umaga, o hindi kayo mag-response kung anong yung sinasabi ng nag-greet sa inyo, smile na lang. Diba? Napakadali lang mag-smile. Medyo pakinggan muna natin to. Hinanap ko yung original video nito pero di ko makita, kaya audio na lang yung ipapakinig ko sa inyo. Edited kasi yung video, mayroong mga lumalabas doon eh, baka ma CPR pa tayo. Kaya ko lang yung police, baka na hindi ninyo talaga nakuha ha. Pero I don't think that isa lang itong klaseng police na to. May sakit ito sa utak, tupak. And I'm just wondering why he was able to consult sa neuro. You could detect a person by the way he answers in mga test in neuro. Tarantado yung gago na yon. Di ba sinabi ko? You do it right, I'm with you. You do it wrong, and there will be a hell to pay. Yun ang sinabi ko sa aking suna. Ang akin dito, ulitin ko, do your duty, enforce the law. Your actions must be in accordance with the law. You do not follow the law, mag-salvage ka, magpatay ka dyan, then I'm sorry. That is not part of the agreement of how we should do our work. At ito naman, I salute you ma'am, tuloy mo lang yan. God bless you po and keep safe. Hindi mo nga, totoo nga, hindi mo kasalanan yung kasalanan niya. So, kahit na lahat ng Pilipino sinasabi na matatakot na sila sa pulis ngayon, pero hindi. Hindi, marami pa rin magtitiwala sa mga pulis ngayon. Kasi hindi naman lahat ng pulis nagkasala. Isa lang yung nagkasalang pulis. At ito naman, wow. And guys, baka pwede share nyo tong video na to at pa-hashtag si Idol Rafi Tulfo. At Idol Rafi Tulfo, kung sakaling makarating to sa'yo at baka matakot si Sir Police na Namaril, eh ang laki kasi ng katawan nito nang naghamon eh. baka pwede ako na lang. Baka pumayag si sir na ako na lang. Hindi naman malaki yung katawan ko. Tapos, pwede niya i-check yung profile ko. Hindi naman ako karatesyan. Idol lang. Nag-idol lang ako ng mga karatesyan. Pero hindi po ako karatesyan. So, ayan guys. Salamat sa time sa panonood nyo. At kung nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to hit the like button and then share to your social media platform, kung ano man yung platform na yan, and then kindly hit the subscribe button and click the notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng video na i-upload ko. Peace.
happy sa lahat. And then, tigilan na natin yung mga negative comment dun sa bata, kasi bata pa yun. Sobra na kasi yung mga negative na comment eh. Actually, napaka-arrogante pa din yung bata. Nagpo-post, may nakita pa yung post na kung may video sila, i-release din yung video niya. In fact, nag-comment din ako. Hindi ko napigilan eh. And then, pero yung iba kasi comment sobrang sama eh. Sobrang napaka below the belt na po. Wag po sana ng ganyan. Instead na itama natin yung mali ng bata na yun, wag po nating dagdagan. Maawa po tayo yun sa bata kahit nagaano pa siya kasalbahe. Darating yung panahon na marirealize niya yung katotohanan dun sa mali, di ba? So, dapat ibigay natin yun sa kanya. So, thank you guys. God bless lahat. Thank you sa panonood. Bye-bye.